Hello, Angelo? Yeah, who's calling? Si Jessa ito. Oh, hi, Jessa. Kumusta? Ito, I'm okay. Ikaw, baka naaabala kita. Of course not. It's always nice talking to you. Talaga? Marinig ko lang ang boses mo, nawawala lahat ang pagod ko. Inspirasyon na kita eh. Kaya lang, may malaking frustration ako sa'yo. Ano yun? Matagal na tayo nag-uusap, pero sa phone. Halos wala pa akong alam tungkol sa'yo. Alam mo, mahirap tong ganito eh. Magkakilala nga tayo, pero hindi naman tayo nakikita. I'll tell you frankly, Jessa. Sa dami ng trabaho ko, hindi ako dapat nakikipag-phone pa'yo. Well... Kahit family name mo, ayaw mo sabihin sa akin. Ano ka ba talaga? Are you a student? Do you work in an office? Artista ka ba? O baka naman, mati ka sa kumbento. Liyan ka na naman. Nagtatawa naman na naman ako. Kaya lalo ako na-intrig sa'yo eh. Ayaw mo ba noon? Merong isang misteryosang babae sa buhay mo. Kung di lang ako impressed sa boses mo, hindi ko sasagutin ang mga tawag mo. Darating din ang araw na magkakaharap tayo. Oy, Bernard, ikaw yung ano dito. Angelo? Ano ba naman? Matagal pa ba yan? You told me to be here early dahil malayo rin yung Italian restaurant na na-discover mo. Ano ba? I've been waiting outside since 11:30. May bala ka bang gutumin ako? Why don't you go to the comfy and powder your nose? Importante lang tong call na ito eh. Pag na-close ko ang deal na ito, makakabili na ako ng sarili kong bahay at lupa. You mean, pwede na tayong makasal earlier? Well? Okay, if you're not ready within 5 minutes, ako na lang ang bahala sa sarili ko. And you'll have to eat lunch all by your lonesome. Approved. Ididismiss ko lang ang presidente ng pitong korporasyon ito. Para masaluhan lang kita. Well, at least you know your priorities. Hello. Where were we? Never mind. This time ako nakakasiguro na nai-istorbo na kita. Hindi na bari, tatawag na lang ulit ako sa'yo, okay? Bye-bye. Sleeping Beauty! Dito kasi. Nakakaasar ka talaga. Nakakagulat ka naman eh. My God naman. Ang tagal mo naman makipagbulahan dyan sa Prince Charming sa pangarap mo. And then what next? Ayun, tatanghod ka dyan sa bintana. Pagdaan naman ni Angelo papunta dun sa restaurant dun sa dulo, no? Eh bakit? Ano bang masama ron eh? Inaaliw ko lang naman ang sarili ko. Oo nga, pero pag nakita mo naman dumaan si Angelo dyan, nakasama yung kanyang magandang girlfriend, eh sasama naman yung loob mo at ayaw mo nang kumain ng tanghalian, ulser ang abot mo. Ang OA mo naman eh. Okay, just to prove a point, kunin mo na yung baon mo at kumain na tayo. Bakit dito? Bakit hindi na lang sa kantin? Eh anong mangyayari sa atin? Eh ako, may face nga, pero ang katawan naman parang isang sakong bigas. Eh ikaw! May katawan nga, pero ang face, pinagtaksila naman. Eh kung sa kantin tayo, at least makaka-flirt tayo. Pero kung dito tayo, yun, old maid ang ending natin, die. Ay, naku, ikaw ang tao pa. Uy, girls, oh. Alam niyo na ba yung bagong balita? Na? May bagong empleyado dun sa accounting department. Oh. At sa inyo, guwapo. Kaya sigurado ka kain niyo sa kantin. Kaya bilisan niyo, tara. Ay, let's go. Na ako sa inyo. Sandali na! Sandali, natin, baka maunahan pa tayo. Oh. Ibayali ka na, dali. Para naman tayo may perang lalaspagin. Ano na ingay? Huwag ka na magpalata. Pretend kiti pretend. Hello? 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 Yes, may I help you? Asan ba dito ang kitchen and dining? I don't know. Doon? Pero wala naman yata magandang mabibili doon sa kusina eh. Mabuti pa siguro umakyat ako at tumingin-tingin ng mga damit doon. Baka meron maganda-ganda. Ay naku, ibig mo sabihin, bibili ka ng second hand. Eh kung nakasuot nun, may galis at may tsuder talking about prayer. Eh, di ginagawa ng Lisol. Eh, di labhan at pakuluan. Naku, ha? Eh, ikaw, paano kung meron kang mabiling mga kutsyanang ginamit ng isang taong may TV? Pakuluan! Oh, sige, sige. Akit na lang muna ako. Tanapin niyo na lang ako sa itaas, okay? See you. Ito
Magkano ho ito? 120. Mukhang napakamahal naman ho yata. Wala ito pa, mamili ka. Maraming magaganda rito. Eto. Ito ho. Magkano ho? 50. Saan ho ba pwedeng magsukat? Ah, dyan ho. Ayan ang kwarto. May salamin. Mm-hmm. Sige, sandali lang ho, ah. Kondon? Oh. Tumigil ka nga dyan. Okay. Pinaglalaroan mo eh. Baka magalit yung may-ari. Of course! Toma na na mistisa. Naiwan mo yata ang galang mo sa opisina. Sorry po, Inay. Mano po? Bakit ba para kang trumpo? Nahihilo ako sa iyo, ah. Hinahanap ko kasi yung telephone number ni Angelo sa bahay. Bakit? Hindi ba sa opisina mo siya laging tinatawagan? Importante ko kasi. Magkikita ko kami bukas. Ano? Akala ko ba alangan ka sa kanya dahil guwapo siya at mayaman? Ang sabi mo sa akin, wala kang lakas ng loob na makipagkita sa kanya dahil baka pagtawanan ka lamang. Ano ibig sabihin nito? Hello? Hello? Pwede makausap si Angelo? Who's calling? Si Jessa ito. Oh, Jessa, what a pleasant surprise. Anything I can do? Pwede hintayin mo ang tawag ko bukas. Saan? Yeah, at the office. Bakit bukas pa? Bakit hindi na lang ngayon? Makikita tayo. Pero bukas na lang ang mga detalye, okay? Oh, wow. Here we go again. Okay, bye-bye. Inay, may papakita ho ako sa inyo. Nakikita niyo ba ang blusang itim na ito? Bakit ka bumili ng panluksa? Inay, hindi ho ito panluksa. Nakikita niyo ba ang blusang itim na ito? Bakit ka bumili ng panluksa? Inay, hindi ho ito panluksa. Haliho kayo doon sa kwarto at ipapakita ko sa inyo ang milagro ng blusang ito. Ito ho ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng lakas na loob na makipagkita kay Angelo bukas. Haliho kayo, Inay! Sandali lang. Good evening. Good evening. I'm Angelo Almiro, Mrs. Escrito. Oo, ako nga. Sorry, hindi ako nakahingin permisong lalabas kami ni Jessa. Nasabi niya nga sa akin, nagbibihis na siya. Alika, tuloy ka. Salamat pa. Upo ka. Gusto mo ba ng kafe o soft drink? Wag na lang ho. Thank you. O, sandali lamang. Titignan ko kung ready na siya. Feel at home. Nariyan na siya. Oo nga ho, Inay. Narinig ko. Ang gwapo-gwapo niya, no? At napakagalang. Mukhang edukado. Talaga ho. Anak,
Nakakasiguro ka ba sa ginagawa mo? Baka masaktan ka lang. Hey, Nay. Sa buong buhay ko, ngayon lang ho ako lumigaya ng ganito. O siya, siya, siya. Alika na at nakakahiya sa kanya. Good evening, Angelo. Hello. Well, if you're ready, I am. Sige, tuloy na kami. O sige, wag sana kayo masyado magpagabi, ha? Sige, Inay. After you. Conservative ang inay eh. Oh, this office nyo lang tayo magkita pagkatapos ng office hours ninyo. May overtime kami. No problem. Diintayin natin matapos ang trabaho mo. Alam mo naman ako, I wouldn't want anything to happen to you, lalo na sa panahon ito. What about Friday, okay? Kukulitin kita. Uh-huh. Okay? Okay. Sila pinka tumbas ang damit kong yun. Maaari man ay o magpasalin sa akin. Pero hindi maaari ikunin. Pero yung mga tao sa bahay na yun ang dapat na nakakaalam. Sila ang sisihin mo, hindi ako. Isoli mo sa akin ang blusa ko at kailangan ko yun. Pero blusa ko na yun. Pinili ko na yun. Ako lang bagong may-ari. Hello. Pag hindi mo ibinigay ng kusa sa akin ang blusa ko, mapipilitan akong bawiin yon. No te olvides. Hindi ako titigil hanggat hindi napapasa akin ang blusa yon. Oh.
Hindi, bakit? Kasi yung inay kagabi, nilabhan ko, tapos sinampay ko. Ngayon mo nawawala eh. Inay, paano na ho ngayon? Oh, edi mabuti. Lutas ng problema mo sa blusang yun. Inay, lalo nga ho lumala ang problema ko eh. Dahil napauuna ho ako kay Angelo na susunduin niya ako sa bangko mamaya. Jessa, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ang kailangan mo, isang lalaking babagay sa'yo at hindi ang Angelong yun. Ma'am, excuse me po. Kayo ba si Mr. Angelo Almero? Oo, ako nga. Ako po ang office mate ni Jessa. Pinahintay po kayo sa akin. Susundin niya daw po siya. Nainip pa siya? Sorry ha, na-delay ako eh. Kasi ho, pinasasabi niya sa akin na umuwi siya ng maaga. Bakit di niya ako tinawagan? Busy ho kasi ang inyong linya. At saka, nagmamadali ho kasi siya, masakit ang kanyang ulo. Parang lalagnatin. Ah, ganun ba? Oh, sige, thank you ha. Naku, mama, sorry ho. Hindi ko kasi kayo nakita eh. Hindi, okay lang yun, miss. Kasalanan ko naman eh. Hindi ako tumitingin sa dadaan. Hindi, kasalanan ko. Kasi nagmamadali ako at may hinahanap ako sa bag ko. O sige, di kasalanan natin pare. Mabuti pa kaya ibayaran na lang kita. Sandali. Magkano ba yun? Oh, kunin mo na yan. Wag na, miss. Hindi, natanggapin mo na yan. Eh, hindi ako makakatulog eh. At saka isa pa, baka masisanti ka ng boss mo sa mga nabasag na itlog. Oh, diyan ka na. Nagmamadali kasi ako eh. Pambihirang babae, no? Oo nga, eh, pambihira ang kapangitan eh. Tingnan mo to. Sobra ka naman kung mamatay eh. Puro panlabas lang kasi tinitignan mo. Maraming ang magagandang babae dyan. Ang tataray naman. Lagi sila ang tama. Yung babaeng yun. Inako na niya kasalanan. Pinilit pa magbayad. Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Dadalawin ko sana si Jessa. Kuya, natutulog na eh. Ang sabi ho ng office mate niya, may sakit daw eh. Ah, oo. May sakit. Masakit nga ang ngipin. Eh, ang sabi nilalagnat daw. Nilalagnat nga. Tama. Nilalagnat siya dahil sa ipin. Namamaga nga ang isang pisngi niya eh, kaya maaga siyang natulog. Pero ang sabi niya, siya na lang daw ang tatawag sa'yo pag magaling na siya. Sige ho, pakibigay na lang ho kay Jessa. Ito rin po, pakisabi na lang ho gumaling sana agad. Makararating. Thank you ho. Umalis na ho. Salamat ko, na bata ka. Alam mo naman, hindi ako sanay magsinungaling niya. O, hayan. Para magabala ang isang lalaki para sa'yo. Basta ang mahalaga, hindi niya ako makita sa ganito kong pagkatao. Ewan ko sa'yong bata ka. Inay, tutulungan ko na ho kayo dyan. O, sige, ikaw na magtalop. Nung hindi pa namamatay ang tatay mo, hindi ko nararanasan ang gumawa ng mga ganitong kakanin para sa mga opisina. Buti nga ho tayo, inay, napapagduktong-duktong natin ang kinikita natin. Hayaan niyo ho, inay. Pag malaki na hong kinikita ko, pagpapahingayin ko na ho kayo. Ako na. Inay, huwag niyo ho sagutin. Ha? Baka ho si Angelo yan. Hindi ko ho alam kung ano sasabihin ko sa kanya. Kung ako sa'yo, ipagtatapat ko na lamang sa kanya ang lahat. Dito raw ho nakatira si Jessa Escrito. Dito nga akong nanay niya. Magandang gabi po. Ako si Melchor, kakilala niya.
Andiyan mo ba siya? Oo. Ah, kasi ho, may dala lang ako para sa kanya eh. O, halika. Halika, tuloy ka. Jessa, may bisita ka, Melchor daw. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Ang dami-dami nito para kami magbubukas ng tindahan. Wala nga naman ho yun. Kasi ho, meron kaming maliit na poultry at taniman sa Batangas. Kaya, nakapagdalaw ako ng ganito. Alam niyo, maaari kayong bumisita ron. Masarap ang hangin doon. Pero alam mo, tama rin yung itlog na dala mo at hindi mo na itatanong, eh gumagawa ako ng mga kakanin at inirarasyon ko sa mga opisina. Ganun ba? Huwag ko kayo mag-alala. Sa susunod na pagpunta ko rito, magdadala ako ng mas maraming itlog at sasama ko na rin ng gatas ng baka. Naku, eh, lalo naman nakakahiya yan. Ah! Ikaw yung ano, inakabangga ako sa... Oo. Ah. Si Melchor. Pasensya ka na, kasi napagkamalang kitang empleyado, kaya kita pinilit bayaran. Ako nga naiya sa'yo eh, kasi tinanggap ko yung bayad mo noon. Oh, eh, siya, sandali lamang at ilalabas ko lang ito. Tutulungan ko na ako kayo, kasi medyo mabigat ito eh. Sandali lang, ha. Salamat, ha. Teka, nagapunan ka na ba? Naku eh, busog pa ako eh. Kasi ho, katatapos ko pala magmerienda. Marami pa kasi akong inasikaso eh. Sige ho, doon muna ako. Sige. Amen. Kasi napansin ko yung suit mong uniforme noon. Eh, misa kasi eh, meron din ako mga business transactions sa bangko nyo. Kaya ipinagtanong na kita. Nahanap ko. Bakit naman ganun kalamig ang pakita mo kay Melchor? Abay, napakabait na bata. Kung akong tatanungin mo, 10 beses ko siyang pipiliin kesa sa anghelong yun. Alam ko, inay. Tama kayo. Lalo na kung iisipin na ang pinuntahan niya rito ay yun talagang ako. Itong itsura kong ito. Pero ano magagawa ko? Hindi ko matuturuan ang aking damdamin. Ayan naman ang malaking kalokohan. Hindi mo man lamang matututunang mahalin si Melchor dahil sa naniniwala kang tapat ang pagtingin sa'yo ng anghelong yan sa pangalawa mong pagkatao? Pero inay, totoo naman ho ang damdamin sa akin ni Angelo. Naramdaman ko ho yun na lumabas kami. At tapat din ang pagtingin niya sa'yo noon. Doon sa babaeng pinagbabalat kayuan mo. Pero ikaw ba yun? Kung naniniwala kang tapat ang pagtingin sa'yo ng anghelong yan, bakit hindi ka humarap sa kanyang ganyan ang itsura mo? Inay, kung bakit naman ho kasi sa dami-dami ng damit na mananakaw sa atin eh, yung pamblusang itim ang naisip sungkitin. Talaga bang hindi ka na tinatabla ng katwiran? Paano kang liligaya sa isang buhay na nababalot ng kasinungalingan? Mas lalo naman ho ako hindi liligaya sa itsura ko ito. Hindi ko nga ho nakakapiling si Angelo. Kumisan nga ho inay, naiisip ko gusto ko nang mamatay eh. Ah, ganon. Gusto mo ng sakit ng ulo? Ayaw mo ng tahimik na buhay sa piling ni Melchor? Eto. Etong blusa. Pinilit kong ilayo ka sa kabiguan, pero matigas ang ulo mo. Sumigi ka! Para kasing habang inilalayo kita sa disgrasya, ako pang lumalabas na masama. Salamat ho, inay! Inay, napakabuti ninyo! Inay, hindi niyo lang ho alam kung gano'n niyo ako pinaligaya. Sandali lang ho, inay! Hello? Angelo? Sino ka? Si Jessa. Jessa, pinagtatakoy mo ba? Namiss ka. Ikaw na namiss ko eh.
ako umiiyak eh. Sinisipon lang ako. How do I see you? Pwede ba? Oo. Bukas. Promise? Promise yun. Sige. Bye. I'll see you. Bye. Alam mo ba? Miss na miss kita itong mga nakaraang araw. Talaga? Namiss ko ang tawag sa akin pag lunch break. Yung tawa mo, yung boses mo, at saka yung perfume mo nung wala tayo mag-date. Nararamdaman ko when I hold your hand. Baka naman, iba-ibang ko holding hands mo araw-araw. You may not believe it, pero pati trabaho nakakalimutan ko, napapabayaan ko, kaisip sa'yo. Sige ka, baka maniwala na ako niyan. Mabuti na rin hindi tayo nagkita ng ilang araw eh. Bakit? The way na na-miss kita, na-realize ko, mahal kita. I love you, Jessa. I really love you. Maging Jessa. Paano mangyayari yun? Paano kung nagtatago na ako sa likod na isang maskara? Nagpapalat kayo? I don't care. Basta mahal kita. Enjoy? Siyempre, kasama ka eh. I love you. Good night, sweetheart. Good night. I'll see you tomorrow, okay? Okay. I love you. Same here. Sleep tight now. Ikaw rin. You take care. Sige. Bye-bye. Ingat. Inahigising pa pala ho kayo? Kung ang inahing manok eh hindi humahapon sa kanyang pugad nang wala pang kanyang sisiw. At ano ito may pahalik-halik pa kayo sa balkonahe na parang wala tayong kapitbahay na makakakita sa inyong mga kalayan? Inay, para good night kiss lang naman ho yun eh. At saka isa pa, wala naman ho ako nakikitang masama ron eh. Mukha yatang hindi lamang itsura mo ang binago ng itim na blusang yan kung hindi pati na rin ang pag-uugali mo. Alam mo ba kung anong oras na? Alas dos na po ng madaling araw at kanina pa ako tarantan-taranta ng pag-aintay sa'yo. Inay, namasyal lang naman ho kami. Namasyal? Hoy, Jessa, matanda na ako. Huwag mong bibilugin ang ulo ko. Madaling araw na. Nasaan ang respeto sa'yo ng anghelong yan? Hindi ba niya alam na disenteng babae ka? Jessa, magsabi ka ng totoo. Ang ayoko sa lahat, ang nagsisinungaling sa akin. Saan kayo nagpunta ni Angelo? May nangyari na ba sa inyo? Inay, mula ko sa aking pagkabata, hindi pa ako nagsisinungaling sa inyo. Nakalimuto ako sa aking sarili. Bakit mo pinayagang mangyari yun? Dahil ba sa nung araw ay walang nang liligaw sa'yo? At ngayon, natataranta kang ibigay ang sarili mo sa unang lalaking nakasama mo? Mahal ko si Angelo, Inay. Kulang na dahilan. Kailan mo lamang nakilala ang Angelong yun? Malay mo kung anong klase siyang tao. Malay mo kung pagkatapos niya makuha ang gusto niya sa'yo, iwan ka na lamang.
Iisipin niya wala kang kwentang babae, isang pampalipas aliw. Hindi niyo ako naiintindihan, Inay. Si Angel ang unang lalaking minahal ko at nagmahal sa akin. Tapatin niyo nga ako, Inay. Sa tunay ko bang itsurang ito? Papansinin kaya ako ni Angel kung hindi ko suot ang blusang ito? Inay, kasalanan ko ba kung gusto kong maging maganda para sa kanya? Kaligayahan niya yun, Inay. Inay, kailangan ko si Angel, oh. Inay, maawa ko naman sa akin. Okay. Excuse me, miss. Inahanap niya raw ako. Ikaw? Hindi yata kami nagkaintindihan nung kasamaan mo. Ang gusto kong makausap, si Jessa Escrito. Miss, ako nga ho si Jessa Escrito. Hindi ako nakikipaglokohan. Pag-aabalan ba ni Angelo ang itsura mong yan? Excuse me, miss. Marami pa akong trabaho. Sandali lang. Kung ikaw nga si Jesse Escrito, you'll be very interested in what I have to say. Ako ang girlfriend ni Angelo at malapit na kaming ikasal. Bakit sinasabi sa akin to? Isa pa, wala naman akong kilalang Angelo, ah. Come on, Jessa, let's not play games. Hindi nagsisinungaling sa akin si Angelo. Ang sabi niya sa akin, may bago na daw siyang girlfriend. Hindi nga ako makapaniwala, eh. At ngayon nakita na kita. Ngayon ay naiintindihan ko na. Binibiro lang pala ako ni Angelo. Why, this is really funny. Anyway, no one can take Angelo away from me. Lalo na kung ikaw lang. Siguro, dapat ko nang dalhin si Angelo sa isang eye specialist. Lumalabo ng kanyang mga mata. Kasi si Angelo, pumapato lang sa mga tipong beauty queens at fashion models. Ikaw yun. Ano ba namang ikaw? Kawawa naman si Angelo kung sa'yo lang siya babagsak. Paano siya magkakaroon ng lakas na loob na ipakilala ka sa kanyang pamilya? Baka tanggalan pa siya ng mana. Believe me, Tita. Tito Francis, I saw her with my own eyes. Napakapangit talaga. Can you imagine, isang bank clerk? No class at all. Oye, Francisco, kausapin mo nga yung anak mo, ha? Kung ano na naman kalukohan ang pumasok sa ulo niya. Hindi na kayo nasanay kay Angelo. Pabayaan nyo. Total, wala naman siya sineseryosong relasyon kung hindi yung inyo. Hindi ba? Besides, nakausap po ng mga magulang nyo. You're engaged to be married. Oh, tamang tito mo, iha. Pabuti siguro, eh, hayaan mo na sila. Ignore the situation. Ignore the girl. Before you know it, pinagsawa na siya ni Angelo. Alam mo na naman ang mga lalaki. They like playing around. And then, napapagod din sila. Then, they want to settle down. Pero, tita, you don't see my point, eh. Malay mo yung Jessang yan ay may balak na pikutin si Angelo. Alam mo naman ang mga low-class na babae. Mataas ang ambisyon. Siyempre, dahil wala siyang may pagmalaki sa kanyang sarili, she'll try to hook someone like Angelo so that she could go up the social ladder. And please, tita, it will be adding insult to injury kung ipagpapalit na nga ako ni Angelo. Pagkatapos, sa ganun pa kapangit.
help you? Andiyan mo si Jessa. Si Jessa Escrito? Siya nga. Magkasama kayong dalawa? Hindi. Hindi. Hindi kayo magkasama, pero parehong ang hinahanap niyo ay si Jessa Escrito. Will you please take your seat? Hanapin ko lang siya. Thank you. Go ahead. Si Jessa? Nandiyan lang kanina eh. Baka nasa CR. Okay. Thank you. May dalawang gwapo sa labas na hinahanap sa inyo. Kaya nga, alam ko eh. Kaya nga labasin mo. Sabihin mo wala ako dito. Ha? Eh, nandito ka! Deb, kasi meron akong utang dun eh. Sinisilang ako. Basta lang. Sige. Basta pakikilala mo ako. Sige na naman, Deb. It's very complicated. Tsaka ako nalang paliliwanag sa'yo, okay? Eh, ayoko ako sa mga eh! Kamag-ana ka ni Jess, ha? Hindi. Kaibigan ko siya. Gusto kong gali niya. Tsaka, gusto kong lalo ma-develop ang friendship namin. Wala na to, actually, wala na silang fund dito. Ikaw? Gusto ko siyang pakasalan. Ah. Sige na, please, ngayon lang, oh. Please, sabihin mo, inutusan ako ng manager sa Quezon City Branch. Eh, paano kung antayin ka? Eh, wala, sabihin mo. Bukas pa ako babalik. Umuwi na ako. Sige na. Naku, sige, ikaw rin. Pag in your absence, ako niya mag-dinner. Bahala ka. Ah, diyan ka na! Ay, wala pala si Jessa, eh. Eh, may importante siya nilakad sa Quezon City Branch. Siguro babalik mo kagad yun, di ba? Hihintayin ko na lang. Naku, hindi na siguro makakabalik yung gagabihin yung kasi. Madaming inaasikaso doon. Bukas na ipapasok. Pwede ba sumunod? Pupuntahan ko siya doon? Ay, madali yun. Yun lang naman pala eh. Pero sa palagay ko, eh, hindi nyo na siya maabutan doon dahil madami siyang ginagawa. Alam nyo naman. Pero kung gusto ninyo, baka meron kayong gusto ipaano. Huwag na lang. Huwag na. Ha? Huwag na lang? Eh, kayo rin, well, I was just thinking, baka gusto niyo magmerienda at may gusto kayong sabihin kay Jess, ako ano man, pwede kong sabihin sa kanya. Sige, sige, tuloy na kami. Thank you, Mga gwapo nga, wala naman taste. Inay, maglalakas loob na ho akong sabihin sa kanya. Kahit na gaano pa kasakit. Aba, magmula nung makilala mo ang anghelong yun, ngayon ka lamang nagsalita na matino. Kaya after this, hindi kasi pagkatapos na nito, uuwi pa ako. Hindi pa ako. Hi, sweetheart. How's my love? Oh, I'm sorry. Akala ko ikaw si... Teka. Minsan lang tayo lalakad eh. Tagkita na tayo ah. Angelo? Sandali lang. Nakakahalata na ako ah. Bakit nandito ka na naman? May usapan kami ni Jessa. Na dito kami magkikita. And don't tell me, hindi na naman siya makakarating. Hindi ba tayo pwede mag-usap sandali? Maupo ka muna. I'm sorry, wag na yun. If Jessa can't come, tatawagan ko na lang siya. Angelo, Angelo, sandali. Importante lang kasi ang sasabihin ko sa'yo eh. Look now. I told you some other time. Nagmamadali akong pumunta rito pagkatapos wala ang taong kausap ko. Kaya kung wala kang magawa sa buhay mo, please, huwag akong istorbihin mo, okay?
Pasensya ka na, medyo na-late ako, ha? Kaya nga pa pinapunta ko yung kaibigan ko sa trabaho, eh. Nakausap mo ba? Yung babaeng... Wow. Napagsalita ko pa masama yun, eh. Okay lang yon. Hindi bale. Ako nang bahala mag-explain sa kanya. I'm sure may intindihan niya yon. I promise, the next time, hindi na ako malilate sa mga dates natin. On time na ako. Okay. Oh, punta na tayo. Come on. Sweetheart, hindi ka ba naiilang sa ganitong lugar? What do you mean by that? Dati na naman tayo nag-i-enjoy sa lugar na ito. Yeah, I know, but we can go somewhere else. A place where we can be alone. Ikaw talaga. Mabuti pa. Dito na lang tayo. Bakit? Natatakot ka ba sa mga ganong lugar? Phobia lang ito eh. Siguro dahil sa mga nababasa ko at nababalitaan. Please. Basta ikaw. Handa ako magpa-under. Loko, bakit? Sinabi ko bang a-underin kita? Bakit? Akala mo ba magpapa-under ako sa'yo? Balik pwede. Ano ba? Alam mo, Jessa, gusto ko nang ma-meet ng parents ko. Baka naman tinutukan mo. No. They've always wanted to meet the girl I'll always love. Ikaw yun, Jessa. Nahihiya yata ako eh. Bakit ka naman napapahiya? Pinagyayabang nga kita eh. Sabi ko, pwede kang sumali ng beauty contest. And knowing my parents, sigurado, sabik na sabik sila magkaroon ng apo. Mapapamahal ka sa kanila kagad. Alam mo, pag binibuild up mo ako ng ganyan, lalo akong nininervyos eh. Pinai-invite ka nga sa akin eh, sa wedding anniversary nila. Kaya lang, maihilingin sana ako sa'yo. Sure. Ano yun? Pwede ba? Jessa, I know black is your favorite color. Pwede ba? Just for this occasion. Ibang kulay naman suotin mo. Yung masayang kulay. Just for this occasion, okay? Ito, para sa evening wear. Uh-huh. Pwede rin sa hapon. Pero kung talaga mong formal, dito ha. Ah, sige. At ito naman ho ang evening gown for formal occasions. Eh, miss, bakit ho ayaw niyong alisin yung blusa niyo para makita ho natin kung fit sa inyo? Kasi, miss, ang hinahanap ko, yung bang pwedeng isuot sa loob ng blusa na hindi halata. Pwede ba, miss, hanapin mo ako ng talagang close neck? Sandali lang ha. Sige, thank you. Oh, ito na ang order mo. Thank you. Ang layo yata ng binilhan ko. Bakit naman ang lamig ng thanks na tinanggap ko? Sigurado ka, hindi magagalit ang mami mo. Siguro pinabili mo ako nito para mapag-isa ka at makapag-isip, ano? Ano ba problema? E di yung party ng mga parents mo. Alam mo, frankly, I wish wag na lang sana akong sumama. Aba, lahat naman yata ng lalaki gustong ipagmayabang ang girlfriend nila. At sa ganda mo yan, gusto kong masabi ng mami ko, bakit di pa kayo pakasal para mabigyan niyo ako ng magandang apo? Alam mo, Angelo, I wish I could share your enthusiasm. Kaya lang parang kinukutuban ako eh. I don't know, call it woman's intuition. Pero parang may mangyayaring masama. Ayang ka na naman. Umandar na naman ang inferiority complex mo. Bakit bang iniisip mo, pagdating mo dun, meminosing ka? Wrong. Pag nakita nila ang ganda mong yan, hindi lang sila mamamatay sa paghanga, kundi na rin sa inggit. Huwag mawakay! Balik mo ang lusa! Bakit ko isusuri? Ako ang tunay na may-ari at ikaw ang mga agaw. Nangaangking ka nang hindi sa'yo. Huwag! Maawa ka naman sa'kin. Kumbidado ako ng mga magulang ni Angelo sa anibersaryo nila. Paano ako tatalo? Wala ka nang inisip kundi ang iyong sarili.
mapapano naman ako. Alam mo ba kung anong kahulugan itong blusang ito para sa akin? Kung ako ikaw, Jessa, haharapin ko na ang katotohanan. Tatapusin ko na ang pagbabalat kayo. Sandali lang! Ayoko mawala sa akin si Angelo! Ginagalit mo ba ako? Hindi mo ba alam na nililigtas ng kita? Huwag mo nalulukoyin si Angelo. Dahil oras na matuklasan niya ang katotohanan, sigurado ko susuklam ang kanya. Sige, sige, subukan mo! Tignan ko lang kung ano maging kapangyarihan itong blusang ito pag pinulit mo. Diyan na sila. Nakita kong pagmarada sa labas ng kotse. Francisco, lalayan mo ko, ha? Baka tumaas ang blood pressure ko. Yeah. Hihimatay ako dito. Good evening, ho. Good evening, sir. Good evening. Attorney Mirasol, si Jess, ho. How do you do? Hello. Hello, hello, ma'am. I'm pleased to meet you. How are you? So, akala ba sa'yo? Sorry, boy. Nasin ka nung bagay. Thank you, ho. Ang ganda na kasama ni Angelo. Oh, iyo. Sige. Hi, pa. Hi, Ma. Good evening. Hey, Jessa. Hello, how are you? Invitation. The pleasure is mine. Happy anniversary. Thank you, dear. Ang ito, tama ka pala eh. Napakaganda niya. Kaya nga siyang pakakasalan ko eh. Oh, Jessa, si Cleo, a family friend. How do you do? Tell me, have we met before? No, I'm sure not. But your name is Jessa. Jessa Escrito? Yes, that's correct. Excuse me. Kanina pa ako nagugutom eh. Pa? Ma? Kakain lang kami sandali. Jessa, shall we? Nice meeting you all. Please, make yourself at home. Help yourselves. Have a nice time. Excuse me. Kailangan namin mag-circulate. Vamos. Okay. Nakita mo na? Nahuli mo agad ang loob ng mami. Have a seat. Thank you. Padre, vamos a comer. Sigurado ako, bago matapos ang gabi nito, lahat ng boto nasa iyo. My parents and all my relatives. Kasi naman kung ipropaganda mo ako para kang ahente ng subdivision. Post, kuya. Please, ha? Oo. I'll just take your picture. O, sige. Kuya, may film ba yan? Oo. O, say cheese, ha? One, cheese. Two, three. Yan. Thank you, kuya. Dapat may kopya ako niyan, ha? No faltaba mas. Un momento. Angelo, hijo. Ven aquí un rato, por favor. Oh, sandali lang, ha? Tawag ako ng papa. Sigurado ako. Negosyo ito. Diyan ka lang. I'll be fine here. Talaga? Opa, baka. Ah, hijo. Natatandaan mo si Atty. Mirasol at ang kanyang may bahay. Yes, pa. Nagbagyan na ho kami kanina. Ah, good. Oo nga naman. Sila ang may-ari ng lupa na gusto kong rentahan para magtayo ng bagong planta. Oh. Bakit ganito? Alin? Pangit sa litrato. Ang pangit talaga. Ang ganda-ganda ng kadate ni Kuya Angelo, ah. Sila yata yung camera mo, eh. Yeah. Tita, how do you explain this? Yan. Yan ang Jessa Escritong nakilala ko sa bangko. Anong maskara meron ng babaeng yan, ah? Hindi maitago sa camera. Unbelievable. Witchcraft?
tinitingnan mo? Angelo, teka muna. Marami pa yata gusto paliwanag si Atty. Mirasol. Ano kayang klaseng milagro yan? Oh. How weird. Tama naman ang damit. Bakit kaya ganon? Good Lord, oh. Baka may lahing mang kulam yung babaeng yan at tinaan lang sa hokus-pokus yan si Angelo. Please excuse me. Nakita niyo ba yung babaeng naka-green gown? Hindi namin nakita eh. Tago mo yung retrato na huwag mo ipapakita sa iba. Pero importante yan kailang. Angelo. Nancy, ikaw na muna bahala sa mga bisita niyo. Pare, may nakita ka bang babaeng naka-berde mga kasing edad ko? Yung mistisa ho. Sumakay mo ng taxi. Ano ka ba, Angelo? Bigla mo nalang iniwanan si Atty. Mirasol. Napaka-importante yung negosyo nilalakad natin sa kanya. But Dad, kailangan ko makita si Jessa. Umuwi na siya, di ba? Well, you can see her tomorrow. That can wait. Dad. Never mind. Let's go inside and entertain Atty. Mirasol and his charming wife. Dapat, itinuloy mo noon ang plano mong ipagtapat sa kanya ang totoo. Sana hindi na umabot sa ganito. Pero anong klaseng hiwaga yun? Lahat naman nakuha ng camera. Ang damit ko, ang lahat ng nasa paligid ko, puwera lang ang mukha ko. Baka naman ang totoo lamang ang rumihistro sa retrato at ang mukhang ibinigay sa iyo ng blusang yan ay isang ilusyon lamang. O baka naman senyales na sa iyo yan para tanggapin mo ang totoo. Inay, huwag niyo nang sagutin yan. Baka si Angelo. O siya, siya, siya. Alika na dito sa loob at tutulungan na kita magbihis. Pati ako, hindi mo pinatulog kagabi. Mag-uumaga na, kilos ka pa rin ng kilos sa kwarto mo. Inay, siguradong pupunta rito si Angelo para kausapin ako. Alam kong siya yung pilit na tumatawag sa telepono kagabi. Inay, magtago tayo. Natatakot akong baka kung anong gawin niya sa akin pag nakita niya ako. Baka saktan niya ako. Anong gagawin natin? Magtatago tayo na parang kriminal? Hanggang kailan, Jessa? Bahala na, Inay. Hindi ko alam. Basta ang alam ko, natatakot ako. Natatakot akong baka kung anong gawin sa akin ni Angelo. Kung natatakot ka kay Angelo na tao rin tulad mo, lalo kang dapat matakot sa blusang yan na hindi mo malaman kung minsan maligno o sa demonyo. Aba, sobra ng kapangyarihan ng blusang yan sa atin. Hindi lang ginugulo ang pamumuhay natin kundi ngayon, gusto pa tayong ipreso sa sarili natin pamamahay. Hindi ko na mapapayagan ang mga pangyayaring ito. Kailangan gawin ko ang matagal ko nang dapat ginawa. Pabibindisyonan ko sa pare ang mahiwagang blusang yan. Hala, kunin mo na at na madala ko sa simbahan.
ginagawa mo dito? Nasaan si Jessa? Talagang sinusundan mo ako, no? Bakit pag mumukha mo na lang lagi ko nakikita? Siguro ikaw yung magkukulam, ano? Kinula mo si Jessa parang pahiya sa harap ng pamilya ko. Angelo. Ano bang kasalanan ni Jessa sa'yo? Angelo, may ipagtatapat ako sa'yo. Dapat nung araw ko pa sinabi to sa'yo. Ano? May pagtingin ka sa akin? Nainlove ka sa akin, ganun ba? Nainggit ka kay Jessa dahil siya ang mahal ko at hindi ikaw? Dahil wala akong pagtingin sa isang katulad mo? Wala ka bang kahihiyan? Kababae mong tao, ha? Sige, hahabol-habol ka. Halika! Hindi ba yun ang gusto mo? Ha? Sige, pagbibigyan kita. Para magsawa ka na. Pero pagkatapos ito, gusto ko. Mawala ka na dito, ha? Bumalik ka na sa impyerno, pinanggalingan mo! Pero bakit ang halik mo? Pareho lang kay Jessa. May sa demonyo ka, no? Ha? Ganyan nga! Lumayas ka! At huwag ka nang babalik kahit kailan! Jessa? Sino hinahanap nyo? Sila Jessa? Oo. Wala na ko silang mag-ina dyan eh. Naghakot at lumipat na. Ah, sino nakatira ngayon dyan? Ah, wala namang pinagbantay, basta kinandado na lang. Sige, salamat. Walang anuman. Hindi ba ikaw yung nakita ko dati rito? Ako nga. Ikaw yung naghahanap kay Jesus Cristo noon? Oo. Inamin mo nga sa akin noon na gusto mo siyang pakasalan. Ako naman. Hanggat di pa kayo nakakasal. Ayok. Siya rin ba pinuntahan mo rito sa bangko? Oo. Pero hindi rin pumasok eh. Bakit daw? Hindi rin nila alam eh. Pinuntahan ko naman sa bahay nila. Pero hindi na rin doon nakatira. May nabanggit ba sa paglipat nila? Pare, dapat ikaw nakakaalam yan. Sabi mo, bata mo siya. May nangyari kasi. Alam ko nasaktan siya. Pero gusto kong makita si Jessa. Gusto kong sabihin sa kanya, kahit ano man ang mangyari, handa ko siyang pakasalan. Hayaan mo. Pag una ko siya nakita, sasabihin ko sa kanyang tawagan ka. Thank you, pare. Sige. Sir? Yes, Cecil? Natawagan ko na ho ang halos lahat ng mga bangko dito sa Maynila. Wala daw hong Jessa Escrito na nagtatrabaho sa kanila o nag-apply man lang. Thank you. At pag nagkamali siyang tumawag, maaari bang pilitin niyo makuha ang bago niyang address? At telephone number? Yes, sir. Inay? Jessa? Oh! Inay, bigla akong umikot ang paningin ko eh. Ayan, kasi naman,
Magmula nung lumipat tayo dito, hindi ka na nagkakakain. Masama yan nagpapalipas ng gutom. O sige, sige, ako na dito. Magpahinga ka na at ipaghahanda kita na mainit na sabaw. At talagaan mo yung sarili mo, ha? Pag nagkasakit ka, aba eh, alam mo naman siguro kung gaano kamahal lang ngayon ng mga doktor at ospital. I don't like what you're doing to yourself, Angelo. Look at you. Hindi ka nag-shave. Pinabayaan mo ng trabaho mo. And all for what? Dahil sa isang babaeng ni hindi mo alam kung anong klaseng kampo ni Satanas? Kailangan makita ko si Jessa. Masisira ang ulo ko, Mami. All right. Okay. Let's assume na si Jessa, for purposes of discussion, ha? Na si Jessa ay ang tunay na babae para sa iyo. O eh, bakit hanggang ngayon, with all your efforts, hindi mo pa siya nakikita? Hindi ba maliwanag yun? Ayaw niya magpakita sa iyo. Piensa bien, hijo. Natatakot. O baka naman, sumama na sa ibang lalaki. Mommy, please. Ah, don't be stubborn. Go and pack your things. Nakapag-desisyon na kami ng papa mo. Nasasama ka sa States. We're leaving. Doon, makakalimutan mong babaeng yon, and you're going to discover yourself. Iho, this time, kailangan makinig ka sa iyong mga magulang. After the party, isang linggo mo pinabayaan na opisina. Hindi ako kumibo. Para sa akin, kung sa kalumigaya, okay lang. Ano, Tita Nancy? Pwede ko na bang ihanda ang visa ko? Immediately, ha. Sumunod ka kagad sa Washington, ha. At pagdating mo doon, bahala na kami ni Tito Francis mo. Kakawa kami ng paraan para makauwi dito sa Pilipinas. At masosolo mo siya. Ayan, 10 pundo sa'yo na. Ay lang pa baga. 20 lahat eh, 10 pundo sa'yo na pa. Melchor! Baling ipang. Matagal ko na kayong hinahanap ah. Kung saan-saan na nga ako nakapagtanong. Kumusta ka? Mabuti naman ho. Ay, malapit na nga akong maloko yan eh. Sige, palagi ang hanap kay Jessa. Pabi naman, huwag mo akong bukuhin. Eh, kamusta na ho si Jessa? Mabuti, magpasyal kayo sa bahay. Hindi ko nga ako alam kung saan eh. Pwede ho, hintayin nyo na kami. Sandali lang naman itong delivery namin eh. Pagkatapos, ihati din namin kayo. Happy trip ho. Naku, in 2 days, nandun ka na rin eh oh. Ay, tita, hindi ba nakakalata si Angelo sa mga plano natin? Hindi, wala siyang suspecha. Saling. Oh. Huwag mong kalimutan ang aking overnight case, ha? Pero huwag mo ihalo dun sa mga iba at ihanap kay Rico. Okay? Tita, I'll get it for you. Okay? Bueno, Nancy, ¿qué? Por fin, ¿estás lista? Hello? Almero Residence? Yes? Pwede makausap si Angelo? Sino to? Pakisabi si Jessa. Ah, ang misteryosang babae. Mukha na akong kadala-dala. Cleo? Pwede ba makausap si Angelo? I'm sorry, dear. You're too late. Kaalis lang niya. Ha? Ang ibig mo bang sabihin pumasok siya sa office? Pumasok na sa eroplano. At papunta na sa States. Kararating ko nga lang, inihatid ko siya sa airport. Kailan siya babalik? Never.
Doon na siya titira kasama ng parents niya. Sa ginawa mong skandalo dito, kakalimutan ka na ni Angelo. By the way nga pala, susunod ako sa kanya sa States. The day after tomorrow. Malungkot kasi doon, hindi ba? Kawawa naman siya kung hindi ko siya sasamahan. May message ka pa para sa kanya? Wala? Sige, bahala ka. Ah, huwag ka nga palang mag-alala. Aalagaan ko si Angelo para sa'yo. Bye! Ano ba yung Angelo niya? Ready na ba siya o hindi? Pwede pa ako nag-iintay ah. Ah, sandali lang, Tito. Titingnan ko kung nandiyan na siya. Oh, there he is. Ah, por fin. Ya era hora. Nag-ring yung phone. Sino bang tumawag? Ang mama, nagpapa-happy trip lang. At saka na yan, at saka na yan. Francis, sandali lang. Teka muna. Si Saling ay kinukuha ang akin. Mrs. Tabia, mag-iintay na lang kami sa kotse. Bueno. Saling! Saling! Halika, tuloy. Jessa, hula mo kung sinong nakita ko. Jessa? Jessa! Ano nangyari sa'yo na? Nagkausap lang ako sa telepono, bigla ako nahilo eh. Melchor, pakidala na natin sa ospital at nagiging malimit na ito. Oo. Oh, Babi, start mo na yung tamaraw. Ikaw na magmuneo, ha? Thank you, Doc. Congratulations sa'yo. You're going to be a father now. Dalawang ba na ang asawa mo? Si Angelo. Siya ang ama ng bata. Kailangan sagutin niya ito. Gusto niyo bang puntahan ko siya? Salamat, Melchor. Napakabuti mo. Pero wala na si Angelo. Nasa States na. At hindi ko alam kung kailan siya babalik. Ano yun? Basta na lumayo para matakasan ang kanyang responsibilidad? Matagal kami hindi nakita bago siya umalis. Ako na lang kusang umiwas sa kanya. Hindi niya alam na. Nabuntis ako. Alingipang, ano yung sinasabi ng doktor na mahina raw ang kapit ng bata? Masama ang mapagod.
baka malaglag. Ganyan din ako na ipinagbuntis ko siya. Bawal ang magtrabaho. At dapat ay makapagpahinga ng husto. Palangipang, kung hindi niyo mamasamayin, gusto ko sana makatulong sa inyo eh. Malilibang kayo dito. Kung gusto nyo, sasamahan ko kayo sa ilog para mangisda. Dadaman, pagpahingi mo muna sila. Lalo-lalo na si Jessa. Oo nga pala. Sorry. Masyado akong excited sa pagdating nyo. Hayaan nyo ho, magpapalakas ako agad para makasama ako sa inyong pamamasyal. Mabuti hindi ninyo hinahanap ang buhay lungsod. Ako dito na lumaki. Si Melchor ayaw naman sa Maynila. Accounting ang tinapos niya. Pero dito na niya pinapractice ang pinag-aralan niya. Isa lang hinihiling ko kay Melchor. Ang mag-asawa. Para makatikim naman ako ng apo. Aba, sa gandang lalaki ni Melchor, hindi siya mahihirapan sa paghahanap ng mapapangasawa. Hindi naman ho kasi basta kung sino lang dyan ang hinahanap kong mapangasawa eh. Kailangan ho, pahig din siya tumira dito sa farm. Kasi hindi ko na maiwan ang buhay ko dito eh. Bakit naman hanggang dito, dala-dala mo pa ito? Inay, para na lang ho sana sa alaala ni Angelo yan. Pero hindi ko na ho gagamitin. Si Angelo na naman, akala ko ba nakalimutan mo na siya? Inay, mahirap pong gawin yon. Madali, kung ibabaling mo ang iyong pagtingin kay Melchor, ano pa naman ang hahanapin mo sa kanya? Mabait at mahal ang iyong tunay na pagkatao. Anak, kung mapag-aralan mong mahalin si Melchor, ipikit ko man ang aking mga mata, tahimik ang aking kalooban. Melchor, ayan, may dalawang bayabas na malalaki sa tabi mo. Pitasin mo na gusto mo na kumain eh. Saan? Yan, sa may tabi mo. Ayun. Ayun. Okay. What? Ayan. Ay, sayang. Ayun, dun sa may paa. Ay, dun. Yun. Ayan! Oh, sabi ko sa'yo, good fashion ako eh. Sarap! Yun, kukuha pa ako dito. Meron pa ako na ayan! Dito, dito pala sa tabi ko, meron eh. Ang lalaki. Kaya, basa na ba? Ito, dalawang... Jessa! Nakahuli kami! Naku, inay! Tingnan niyo ho ang mga nahuli nilang isda! Lalaki ho! Ang pangihang to! Sarap nito! Inay! Tingnan niyo! O, dahan-dahan ka lang! O, Bobby! Huwag masyado ilapit sa apoy! Para maluto ng stone loob! Oh! Si Dad muna! Dad! O, Jessa! Kaya na! Sige ho, inay! Busog po ho ako eh! Mamayang konti na lang ho. Ito. Yung itlog na lang kaya. Sarap. Sarap. Uy, happy naman tayo, oh. Sige na. Balat mo naman ako. Sana, wala ako nakakalimutan dito sa mga ipinagbili mo sa akin. Kasi naman, hindi mo nililista. Eh, bayaan mo na yun. At least ngayon, matitesting natin kung gaano kagaling yung memory ko, di ba? Sa bagay.
Siya nga pala. Meron akong binili para dyan sa baby mo. Ano yun? Ito. Ikaw ah. Hindi pa nga lumalabas ang baby ko eh. Ini-spoil mo na. May konting sira to sa kiligili pero nakakahiya sa'yo eh. Naku, para yun lang. Ah, tama-tama, magpahinga ka muna at uminom ka. Mukhang enjoy na enjoy si Jessa dito sa inyo. At lumalakas na siya. Oh, ilan sa ako pa ang hakutin mo? Kunti na, 20 na lamang. O sige, bilisan mo. Melchor, wala kasi akong magawa sa bahay eh. Nainip ako eh. Napasal ka eh. Oo. Ganyan ba talaga karami yan? Hindi. Unang kuha ko pangalan to eh. Hindi pa nga ako nakakapunta doon sa Bandaron. Liga, tignan mo yung mga ibang manok dito. Sige. Saya ng mami mo ngayon. Alam mo, ganito ako kaganda nung nagustuhan ako ng daddy mo. Ikaw kaya, pag naipanganak na kita, ano kaya ang itsura mo? Huwag kang magmamana sa akin. Kasama dyan? Ang inay, nagpapahinga na. Eh, wala ka nakita? Wala. Kasi may nakita akong magandang babae. Nakaitim eh. Ang ganda-ganda eh. Ako yon, nagpapahangin lang. Pambihira ka naman. Paano naman akong gaganda? Ayan, kumalaw tuloy ang baby. Biling ka raw. Mabuti naman kung malusog ang baby. Oo nga. Malaki na ang utang ko sa'yo. Sa inyong mag-ama. At least, mabuti sana kung di lang malusog ang baby. Sana, paglabas niya, meron siyang kilalaning ama. Paano mangyayari yun? Samantalang, mukha yatang hindi na kami magkikita ni Angelo eh. Ako, Jessa. Pumayag ka lang. Pakakasalan kita.
Talaga bang? Ganyan na kalaki ang awa mo sa akin, Melchor? Jessa, hindi awa ang nararamdaman ko sa iyo. At ayoko yung maawa ka sa sarili mo. Mahal kita, Jessa. Alam mo yun. Mahal kita. Maligayang pagdating po, ma'am. Ma'am, welcome. O sige, babaan niyo na ang mga maleta. Sandali. Ituturo ko lang ang maleta ko para hindi mapasama. What for, love? Dito ka na lang, total. Ang sabi ng mama sa last overseas call niya sa akin, end of the month pa sila darating from Davao. O, tayo na. Cleo, marami pa akong asikasuhin. Sa bahay, sa office. At yung mukalukang laging naghahabol sa'yo. Cleo, are we going to go through that again? Okay. Hindi na. I'm sorry. Pero sweetheart naman, nasa San Francisco pa lang tayo, tinawagan ko ng mga maids para ihanda ang guest room. Bakit hindi ka na lang tumawag ng isang kaibigang matagal mo nang hindi nakikita? At siyang kumbidahin mo. Ha naman, mas convenient kung dito ka muna. At saka asikasuhin nating lahat, ang trahe ko, ang suit mo, ang guest list, ang invitations. Ano? Pakiulit mo nga. And why not? Huwag mo sabihin mong back out ka pagkatapos nating mag-live-in sa States. Isusambat mo sa akin yun? Hindi ba kayo ni Mama nagkunsaba para makorner ako? At paano naman ang kasunduan ng mga parents natin? Sila na lang kaya ipakasal natin. Walang yaka! Ingrato! Talagang hahanapin mo yung babaeng yun, ano? Alam ko kahit nung nasa States pa tayo, ang isip mo nandito sa Pilipinas. Pero kung sa akala mo susuko ako, nagkakamali ka! Kaya na. Hindi ako hihinto hanggang hindi nawawala yung babaeng sa landas natin! Angelo! Angelo, bumalik ka rito! Angelo! Nakakaingit sila. Sana'y nababalik ang kabataan. Hindi ko maintindihan kung bakit hulog na hulog ang kalooban ni Melchor kay Jessa. Alam ko naman na marami sa maliit salamat, Melchor. Ang bagay sa kanya. Oops. Mas magaganda. Totoo yun. You see, napakaganda ng mami ni Melchor. Mahal na mahal niya. Mas close sa kanyang mami kesa sa akin. Pagkatapos biglang sumama sa ibang lalaki ang asawa ko. Nang nagbibinata na si Melchor, akala ko nakalimutan na niya lahat nung nagkanobya siya. Maganda si Raquel, nakakasundo naman sila. Pero nung nalaman na wala siyang balak na maniran sa Manila, at ang kanyang pagmamanukan lang gusto niyang palaguin, biglang lang nanlamig si Raquel at pinake ang aking anak. Kaya ngayon sa palagay ko, ang hinahanap ni Melchor ay isang babaeng makakatuwang niya sa mga gawain dito sa farm. Jessa! Halika, swimming tayo! Ang sarap ng tubig, oh! Ito, laki ng tiyan kong ito. Baka naman gusto mo para akong lumba-lumbang lumulutang dyan. Balik na. Mabuti
pa. Umuwi lang tayo. Mabuti pa nga eh. Ayaw mo mag-swimming eh. Oo nga eh. At saka baka umuwi na nga galing sa palengke, mabuti't matulungan ko. Tulungan mo ako dito. Oo. Sa pag-akyat ko. O, tanda na ha. Oo nga eh. O, baby. Aray ko, aray. Meron, napilayan. Napilayan ka ba? Sakit? Sakit. Bubuka ito mo yun. O, sige, bubuka ito mo. Tuloy. Kumusta na siya? May konti pa siyang lagnat. Nagdi-delirious siya kanina at kung ano-ano mga sinasabi. Bumaba lang ang kanyang lagnat nang lagyan ko ng ice bag ang kanyang ulo. Sandali lang. Pupuntahan ko yung doktor. Sandali lang. Ako na pupunta sa doktor. Maiwan ka na rito at bas kailangan ka nila. Kami lang ni Bobby ang lalakad. Maiwan lang kita sandali. Palalamigin ko lang ito sa baba. Angelo. 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 I'd like to place a long-distance call to Manila. Yes, to Angelo Almero. 693-1522. Melchor. Melchor de Viera. Yes, 4433. Thank you. Hello? Pwede ba makausap si Angelo Almero? Ha? Party para sa mga business associates? Sino ba to? O sige, sabihin mo sa amo mong walang bayag na puntahan niya si Melchor de Viera dito sa Rasugbu. Oo, sa Batangas! Kilalang-kilala ko ng lahat ng tao dito. Sabihin mo sa kanya na huwag niyang takasan ang atraso niya kay Jessa. At pag hindi siya napunta rito, susugurin ko siya. At pagsisisihan niya ang ginawa niyang pagbaliwala sa akin. Tandaan mo, Melchor de Viera, Rasugbu, Batangas. Ah, luluwas ako ngayon eh. Meron ka bang ipagbibilin? Wala naman. Kompleto naman kayo sa mga gamit dito. Ikaw na lamang bahala kung anong gusto mong bilhin sa grocery at namaluto ko para sa inyo. O, sige. O, Melchor, tutuloy ako sa Maynila. Meron ka bang ipagbibilhin? Ah, wala o, Dad. Aba, alipang. Mukhang masyado kayo nagpapagod, ah. Baka nakakalimutan nyo, nagbabakasyon kayo dito. Kung ano ba naman itong konting ersisyo? Eh, si Jesse. Andun sa itaas, nag-almusal. Sige, ha? Pare, anong sinasabi ng maid ko nagbubunga nga ka raw sa phone kagabi? Oo. Oh, salamat ka nga, may party sa inyo eh. Dahil talagang gusto kita makaharap at makausap para ipamukha sa'yo ang mga pangahaping ginagawa mo kay Jessa. Dito ka lang. Oh! Binuntis mo siya pagkatapos tinalikuran mo yung responsibilidad. Si Jessa, buntis? Handa ko na nga sana palagutan ng iyong anak. Ang kaso, ang di ko maintindihan, kung bakit ikaw pa na bumigo sa kanya, ang di niya makalimutan. Nung nilagdat nga siya, tag-delirio. Pangalan mo pa rin ang tinatawag eh. Melchor, pwede ko ba siya makausap?
Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Sino? Si Jessa? Inalagaan ko nga dahil pinabayaan mo eh. Paano magiging si Jessa yan? Talaga ba nang sukusan namin na kawalang yan mo, no? Magiging ina na anak mo, natatwa mo! Tarantado! Anong pakialam ko sa... Baka naman ikaw may kagagawa at gusto mo lang ipasa sa akin. Gago ko pala eh! Yan ang mali mo. Kumusta ka sa amo ko eh. May patay kang bata ka. Sabi ko na nga ba eh. Aalis kang buhay sa lugar na to. Pero kung ganyan kababa ang pagtigil mo kay Jessa, huwag ka na magkakamali bumalik pa. Sige! Babaeng pangit, kung si Angelo ay di naniniwalang ikaw si Jessa, ako may duda. Yung mukhang yan ay nakita ko sa bangko eh. At yung mukha rin yan ang nakita kong lumabas sa litrato. Pero ang pinagtataka ko, kung ikaw ay magandang nagtatago sa likod ng kapangitan, o pangit na nagbabalat kayo ng kagandahan, pero kung aling ka man doon, huwag kang magkakamaling agawin sa akin si Angelo. Hindi ka ba nagtataka? Sa kapangitan kong ito, nakarating ka na rito sa kasusunod mo kay Angelo na sunod naman na sunod sa akin? O baka naman, sa kapangitan kong ito, ang siya naman kapangitan na kalooban mo? Huwag kang magkakamali. Kahit pabuntis ako, hindi kita uurungan. O baka sige! Kung sino ka man, umalis ka na. Bago ko makalimutan na igalang ang pagkababae mo. Damn you, Angelo. The humiliation should make me go through. Ni hindi mo man lang ako pinupuntahan pagkatapos nakakasugod ka kung saan sulok ng impyerno sa Batangas, paparanin mo ako? Para sundan lang yung buhang babaeng yon? Eh, sino may sabi sa'yong bundutan mo ako? Ano ba ako? Isang preso na dapat imbestigahan? Ipinaglalabang kita dahil mahal kita. And you ought to be proud of it. Telepono po si Senyorita Cleo. Sabihin mo, wala ako rito. Eh, kasi... At simula ngayon, pag siya tumawag, hindi na ako rito nakatira. Sa ano? Sa impyerno! Ay, impyerno! Thank you.
aling ibang? Angelo! Di totoo pala nandito si Jess, ha? Aba, oo. Mga ilang buwan na kami nagbabakasyon dito, ha? Asan ho siya? Nasa tabing ilog. Saan ho yun? Diyan lang, oh. Angelo! Sandali lang, oh. Jessa? Angelo! Angelo! Ang tagal kita hinanap, Jessa. Kaya ako bumalik na hindi kita makalimutan. Hindi rin kita makakalimutan eh. Ano ito? Ang baby natin? Kailangan pakasal tayo. Ngayon din. Mahal na mahal kita, Jessa. Ayoko mawawala ka pang muli. Angelo. Jessa, bakit? Hindi ko maipapangako, Angelo. Malapit nang mawala ang Jessa ang minahal mo. Hindi kita maintindihan. Pagmasdan mo akong mabuti, Angelo. Ipapakita ko sa iyo ngayon ang aking sikreto. Eto ang tunay na Jessa Escrito. Ang totoo at nag-iisang Jessa. Kahit kailan na hindi naging maganda si Jessa. Nangyayari lang ito pag dahil sa blusang ito na nagmimilagro pagsuot ko. Minahal mo ang isang babaeng kailanman ay hindi nabuhay. At hindi mo na siya muling makikita pa. Niloko mo ako. Hindi kita niloko. Yan ay paghahapon lang sa isang pangarap. Nagawa ko yun dahil sa mahal kita. Dahil sa pinangarap ko na mahalin mo rin sana ako kahit na konti. Kaibiganan sa'yo'y
walang saysay. Sambay natin ang Diyos, sambay natin siya. Awitan po binilhan ko. Baka ho sakaling may makabili nun, magmilagro pa sa bagong may-ari. Ano kayang hiwaga meron ng blusa at nakapagpapaganda sa sino mang may suot? Cute, ano? Ay, oo. Kaganda nga, eh. Ay, Aligipang. O, hindi ba? Tumataba araw-araw? Alam niyo ba, Aligipang, kung ano nararamdaman ko ngayon? Para na bang ako ang ama ng batang yan? Alay, kung ganyan ka, ay tatanda kang binata. Hindi namin malaman kung paano namin kayo pasasalamatan sa lahat na malasakit ninyo. Wala ko yun, Aligipang. Ang importante, o, eh, ligtas na si Jessa, pati na ang bata. Sige, matulog ko kayo ulit. Kukunin ko lang mo ang blood pressure ng pasyente. Thank you. Sa at gagantin
din pala ang may mabuting kalooban. Ako'y isang magkasalanan.